So hi guys, how you doing? Welcome back to my YouTube channel. Medyo matagal-tagal na araw din since nag-vlog ako. Ang last vlog ko ay December 31, 2021 pa ata yung last upload ko. So kamusta naman kayo guys? Ako ito, surviving. Hindi ako makapaniwala na 2022 na. So hindi ko akalain na 2 months na. Parang last week lang tayong nagse-celebrate ng Christmas and New Year. Tapos ngayon, naka-quarantine na naman tayo. The next thing you know, Pasko na naman. So sobrang bilis ng araw talaga. And hindi ko akalain na 2 months na pala akong may kasalo sa buhay. At yan ang aking mahal na asawa na si Ezekiel Christian Servas Gaspari. And it still feels so surreal pa rin talaga kahit 2 months na nakalipas na may asawa na pala ako. Isa na pala talaga akong butihin na asawa. So minsan hindi pa rin talaga sa akin nagsisink in na 2 months na pala akong kasal. So tapos na ang Pasko, tapos na ang New Year. Kamusta naman guys ang inyong mga bulsa? May mga ipon pa ba tayo? Aminin nyo guys, back to zero ang savings. Sino dyan yung mga back to zero ang savings? Taas ang paa. Taas ang paa! So ito guys, short story lang about sa pag-iipon namin ni Keng. Yung wedding namin and yung aming prenup, talagang pinag-ipunan namin siya. Talagang simula nung nag-propose si Keng sa akin, talagang nagtatago kami, nagsusubi kami ng pera for our dream wedding. So pinag-ipunan talaga namin yung kasal namin. Kasi ito yung event ng buhay namin na once in a lifetime lang. So it's a once in a lifetime event, kaya talagang tinrabaho namin siya. So nag-save talaga kami ng pera for our wedding, for our prenup, for our honeymoon sa Siargao. Isang beses lang siya dadaan sa buhay namin. Or unless, pakasalan ulit ako ni Boss King. And I feel so blessed that we were able to have everything that we prayed for. Actually, more than pa nga sa expectations namin eh, yung binigay ni Lord sa amin. Kaya sobrang grateful talaga ako sa lahat ng blessings na binibigay sa amin ng Diyos. Yun yung mga gastos na hindi ko talaga panghihinayangan, katulad ng kasal at ng prenup namin. Kasi sobrang sarap balik-balikan ng mga pangyayari na yun. At ngayong taon ay sobrang daming opportunities sa aming mag-asawa. Mag-asawa! Kinikilig talaga ako pag sinasabi ko yung mag-asawa. So ngayong taon, maraming opportunity sa aming mag-asawa. Ngayon, lalo na ngayong bagong taon, katulad ng mga business. So we've been saving up para sa aming bagong business, para sa aming dream house, para sa aming future. Minsan, madalas, meron tayong mga guilty pleasures. Ay, hindi pala ako nagigilty kasi deserve ko naman. Deserve mo ba? Meron tayong mga guilty pleasures, lalo na kahit nagsisave tayo ng pera, meron tayong mga bagay na gustong gawin at hindi may iwasan, katulad ng online shopping, lalo na kung installment. Okay, mga Pinoy, gustong-gusto yan yung mga installment. So, napag-usapan na rin natin ang installment. So, meron akong na-discover na isang app kung saan pwede kang mag-shopping ng installment without the use of credit card. So, ang app na ito ay ang Kasyalo app. So, itong Kasyalo app ay meron silang 1,000 plus na partner stores from major department stores chains. At hindi pa dyan kasama ang mga brands and online stores na pwede mong bilhan sa app. So, since mag-start na kami ni Keng ng bagong business namin, ito ang kanyang pinos, ang Wagyu Nico. So, dito ako bibili sa Kasyalo app ng mga gamit na pwede namin gamitin sa store. Makakapag-shop ka sa SM or Robinson's department stores ng gusto nyong gamit sa bahay o school supplies. Or pwede rin kung kailangan mo ng gadget upgrade, pwede mo i-installment sa napakaraming mobile phone partner stores ng Kasyalo. At mayroon pang selected stores kung saan 0% interest tulad ng Vans, Spider helmets, at Fila. So, pwede ka rin mag-shopping and mag-browse ng mga items through other major online stores at bumili ng mga pang-gifts for Valentine's and birthdays in installment and no down payment needed. At ito pa guys ha. So ito yung pinaka-favorite ko sa Kasyalo kasi ang Kasyalo ay nag-o-offer ng Kasya Loan, kung saan majority ng mga consumers ay ginagamit ito for tuition fees, for household expenses, for emergency, or pwede rin naman para sa mga gustong mag-start ng new business. So pwede ka mag-start mag-loan ng 1,000 and after ng successful repayment mo, ay pwedeng mag-increase ang iyong loan. So what I like about this app, it's very convenient, fast approval within less than 1 day, at itong app na to ay transparent dahil walang hidden charges and penalties and
secure. Dahil ang app na to ay merong sinusunod na global standard for digital lending security. So guys, sobrang convenient and reliable itong app na to dahil pwedeng-pwede nyo siyang i-download sa inyong mga mobile phones. So guys, ano bang hinihintay nyo? I-download na ang ating Kasalo sa Buhay, ang Kasalo app, gamit ang link sa description box. Hey guys! So, ngayong araw na ito ay naisipan ko magpa-deep clean sa BCB cleaning ng aming room ni Boss Keng. Kasi, simula nung pumasok ang taon na ito, hindi pa ako nakakapagpa-deep clean. Ang last na pa-deep clean ko ay noong December. Dahil noong January ay nagka-kubido nga dito sa bahay. And ang ginawa lang dito sa aming room ay na-disinfect lang pero hindi ko pa siya napapa-deep clean. Ngayon kasi, dito ko pinapatulog si Bulma, itong aking aso, sa aming kwarto. At minsan, umiihi siya dito. Inalagyan ko siya nitong potty, itong ihian niya, pero minsan, dito siya sa floor, umiihi. So, merong mga foul odor. Though, nagmamap naman ako, pero minsan, may mga masangsang na amoy kahit na minamap ko siya. And, itong bed namin ay ipapa-deep clean ko din. And, meron din akong part dito sa kwarto namin na minsan, hindi ko talaga malinis at hindi ko maabot kahit may vacuum kami. Yan yung mga sulok na yan. Ayan, yung mga pinapaligiran na, pinapamugan. Garan na ng mga Spider-Man. Tapos tuwing umaga kasi, nirarhinitis ako dahil sa mga alikabok. So ito, ipapa-deep clean ko din tong aking cortina and papalinis ko itong CR. So itong buong kwarto namin ipapalinis ko. So let's wait for them. So guys, nandiyan na pala sila ang BCB cleaning. So silang maglilinis ng aking room. Cementerio! So, nandito kami ngayon sa Heavenly Peace para bisitahin ng aming kapatid na si Princess. Ayan. Si Princess ay ang kapatid ni Keng na pumanaw na. Anong taon siya nawala ko? 14. Grabe ang daming tao. Anong mas madami? Buhay o patay? Yun siya. Di ba dito yun? Parang so, bumili din kami na mga bulaklak para kay Princess. Kasi ang tagal namin siyang hindi na bisita. Ay. Dalawa yun lang. Dati pag binibisita namin si Princess, wala pa kaming pera. No? Bumibili lang kami ng kandila na color green kasi favorite niya color green. Tapos yung mga taglilimang piso lang. Ngayon, sayas na mabibilan ka na namin ng ganito. Gusto mo 10 pa eh. Ayan. Malinis siya in fairness. Kasi di ba may binabayaran kayo dito para tagalinis? Ayan siya. Hi, Sang. Ay, Sang. Ano bang ina na? Inchet? Chet? Intet pala. Ang nickname pala niya. Hindi. Isip ko yan, no? Pag princess, Sang. Kasi yung friend ko, Sang ang ano niya. So, ayan siya. 1995. Mas matanda siya sa akin ng isang taon. Ayan. Dalawa sila. Actually, pati lolo ko nandito na. Nalipat ko na rin yung lolo. Ayun lang si, ano, si George. Oo nga. Si Gorgonio Servas. Si tatay daw, kamukhang-kamukha daw ni Ken. So, nandito na sila. Taray mo ka ni tatay ng bata. Hindi, ikaw ang una kong naging ano, kaibigan. Ay, kasi magkabatch kayo eh. Ang una kong naging kaibigan talaga si Princess. Yung kapatid talaga ni Ken. Tapos, nagulat ako na magkapatid kayo. Nung nililigawan mo na ako, nakita ko siya sa bahay niyo. Nagawat dito ka.
Yun pala, magkapatid kayo. Manliligaw ako pero ikaw yung napunta sa bahay. Oo. Tapos, sobrang sweet niya ni Princess. Hindi ko alam kung bakit lagi siyang napunta sa room namin, sa classroom namin. Lagi niya akong pinupuntahan talaga. Parang si Princess naging bridge. Di ba, sabi para mo, sagutin talaga. Okay, pero sabi mo, nagkabalikan pa. Oo. Sa 12 years na yun, naghiwalay kami ni Keng. Tapos si Princess yung isa sa mga dahilan bakit kami nagkabalikan. Basta yung story nun, parang nag-comment siya sa isang picture natin na hindi ko dinidelete. Kahit naghiwalay tayo, hindi ko siya dinelete. Tapos after mga 1 year, nag-comment siya dun ng sayang naman to. Tapos parang sa group natin, dumami yung likes, dami ng comments, sayang nga, mga ganyan. Tapos, ang nangyari nun, parang chinat kita, nagpapansin ako sa'yo, ganun. Nag-GGM ka mo, pero sa akin mo na sinisin. Nag-GGM ako tapos, sa kanya ko lang naman sinisin. Yung text-text pa na. Yan ang pinaka ano namin, pinaka black sheep sa pamilya. Pinaka siga sa amin yan. Pasaway yan si Princess. Pero pinaka mabait yan, pinaka sweet. Tsaka maldita, pero kami nagkakasundo kami. Oo, lahat na lang. Nang kaibigan namin babae, pag ayaw niya talaga. Ayaw niya pero sipat ang gustong gusto niya, no? Sayang eh, kasi ngayon na parang kahit pa paano, kaya ko na siyang ilibre. Kabanding sana kayo, no? Nabibilang ko sana siya. Imumul mo yun, no? Mga damit na gusto niya. Pinakamaldita pero pinakasweet at pinakamabait. Dati nandoon siya sa St. Michael. Sobrang dilim doon. Tapos buti na lang, nagka-pera ka. Ano ba lang eh, parang pausbong ka pa lang sa YouTube. No? Yun yung mga unang-unang sahod. Na nakakakuha na si Keng ng malaki kahit pa paano. Tapos nilipat niya si Princess dito sa Heavenly Peace. Nilipat siya doon. Kasi sobrang dilim talaga doon. Tapos tuwing maglalagay kami ng mga kandila, bulaklak, laging nawawala. Ngayon, tignan mo naman, katabi pa niya ay poste. Ito na lang yung malilibre ko sa kanya ngayon. Yung pinakaregalo mo sa kanya. Kasi hindi mo naman na siya, hindi mo na magagawa yun dito ngayon eh. Hindi mo na siya malilibre ng mga material na bagay kasi wala na siya. Pero ito na yung pinakamagandang regalo mo sa kanya. Kaya siya talaga ang priority ko nung nagkapera ako. Sabi ko, kung nagkapera ako, di ba, lilipat ko siya. Tapos sinama ko na yung lolo kong malayo sa amin. Asawa ni lola, ni nanay ni ano. Taga Bulacan? Sa Bulacan? Ni Bab nanay. So, ito yung paligid namin. So kami ngayon. Tapos yung paligid namin, ito. Ang ganda. Parang park kaso ng mga kapatay. Park ng mga jotay. So, Princess, kung napapanood mo to, mag-subscribe ka. De, bantayan mo kami. Alam mo, nung time na kasal namin, ni-request ko na may upuan siya. Na may upuan siya. Pero hindi ko alam kung nalagyan siya ng upuan. Dun sa VIP. Hindi nasa natin napansin. Dun sa VIP. Pero nag-request ako nun sa coordinator namin na lagyan siya ng upuan. Ay, tapos dito rin sa cemetery yung to. Wala pa si Princess dito. Mahilig kami mag-badminton dito. Ay, dito tayo nag-vlog dati. Nag-jogging tayo. So, dito kami nagba-badminton dati, Nikki. Parang year 2010 ata, 11. Wala kaming kilalang patay dito. Pero, kunyari may binibisita kami para makapag-jogging kami dito. Tsaka makapag-badminton. Kasi sobrang ganda nga dito. Si Princess pala ay kamukhang-kamukha ni Ken. So, kung ano yung nakikita nyo dyan? Babayin nyo lang yung buhok. Babayin nyo lang yung buhok. Pero magandang version ah.